nakataang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng sasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw na mga lira, iparinig yoong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual
dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pangananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inalaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala sa kanyang gawing dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan po ng Santo Niño. Si Jesus, na anak ng Diyos, nagkatawan tao, nakipamayan sa atin, naging katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Ito ang sabi ho ni San Pablo.
ang Diyos ay inubos ang sarili, niyakap ang ating pagkatao para iligtas tayong lahat. Kaya ang Diyos ay nagkaroon ng muka dahil nais niyang magpakilala sa atin. Ang anak ng Diyos ay may pangalan at ang pangalan niya ay Jesus. Dahil kalakbay natin siya. May mukha, may pangalan, kaisa natin. Maganda ho sa ating Ebanghelyo, hinambing sa atin at sinabi ni Jesus na sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Ano bang meron sa isang maliit na bata? Ano bang katangian ang nais bigyang pansin ni Jesus? Una ho, yung bata po ay dependent. Iniisip kasi natin na yung salitang dependent ay kahinaan. Iniisip natin na ang taong dependent walang mararating sa buhay. Kaya ang gusto natin, I want to become independent. Bahala ako sa buhay ko. Walang makikialam sa akin. I want to be independent. Pero, para sa atin mga Kristiyano, kung ang Diyos ang saligan natin, siya ang ating kinakapitan, it is not weakness to be dependent on God. Dahil ang taong kumakapit sa Diyos, alam niya ang kahinaan niya. Alam niya yung mga bagay na hindi niya kayang gawin. Alam niya yung limitasyon niya. Kaya kailangan niya ang Diyos dahil alam niyang siyang may hina. Kailangan niya ang Diyos dahil alam niyang may mga pagkukulang siya. Kailangan niya ang Diyos para mapunuan ang pagkukulang niya. At para sa atin bilang Kristiyano, sa totoo lang, our dependence on God is not a sign of weakness, but it is a sign of strength. Kasi ang taong tunay na malakas, kayang aminin ang kahinaan. Ang taong talagang malakas, kayang aminin ang mga bagay na hindi niya kayang gawin, kaya niyang humingi ng tulong. Kaya nga, di ba, ang bata, kapag hindi niya kayang gawin, anong gagawin niya? Pupunta sa isang nakatatanda, tatapikin at magpapatulong. Naalala ko po, may nakita po akong bata, bubukas siya ng bote ng tubig. At nung sinusubukan niyang buksan na masyadong matigas, hindi niya mabuksan. Hirap na siya. Anong ginawa niya? Hindi naman niya iniwan yung tubig at sumuko na lang at umalis. At sabihin niya, ayoko na, pagod na ako magbukas ng tubig, hindi ka mabuksan, suko na ako. Hindi naman niya ginawa yun eh. Anong ginawa ng bata? Hawak-hawak niya yung bote ng tubig, lumapit sa kanyang tatay at sinabing, pabukas. Minsan sa buhay natin, may mga bagay tayong hirap na hirap na tayo. Pero hindi natin bibitawan. Hindi natin aayawan. But we ask the Lord, Lord, patulong. Lord, hindi ko kaya. Tulungan mo ako. Masyado mataas, Lord. Buhatin mo ako. Naalala ko, may nakita ho akong ipamangkin ko ho ay naglalaro. At yung kanyang bola ay napunta sa ibabaw ng lamesa at hindi niya maabot. Kaya ang ginawa niya, hinila niya yung kanyang nanay at nasabi niya, Mama, buhatin mo ako, kukunin ko yung bola. He knows his limitations, hindi niya kayang abutin. Kaya humingi ng tulong para siya ibuhatin at makuha niya yung kailangan niyang kunin. Ganun sana tayo bilang Kristiyano.
We know our limitations, and we can depend on God to help us in our weaknesses. Alam natin ang kaya natin gawin. Alam din natin ang hindi natin kayang gawin. At kung may bagay tayong hindi kayang gawin, humingi ng tulong, lalo na sa Diyos na pag-asa natin. Kaya ho, di ba, ang Diyos ay ang ating pag-asa. Sa Kanya tayo kumakapit. Sa Kanya tayo nagtitiwala. Sa Kanya tayo naniniwala. Dahil Siya ang pag-asa natin. He is our strength, even in our weakness. Ang Diyos ay kasama natin. Kaya ho, we depend on Him. At maganda rin ang karugtong ng ating dependence on God. Hindi ka magde-depend sa isang tao kung wala kang tiwala sa Kanya. Hindi ba? Hindi mo aasahan ng isang tao kung wala kang tiwala sa Kanya. Aasa ka ba ang magbabayad ang kaibigan mong ilang beses na nangutang sa iyo? Pero sabi niya, next month ng next month, sa tingin mo magbabayad pa yan? Pag nangutang ulit sa tingin mo magbabayad ulit yan, wala ka ng tiwala dyan. Magdadalawang isip ka na. Sabi mo, nakakailang beses na to ah. Nakakailang balik na to ah. Nakakailang ulit na to, ni piso, wala pa nababalik sa akin to ah. Dahil wala ka ng tiwala sa Kanya. Hindi ka na maniniwala sa Kanya. Pero sa atin bilang Kristiyano, kung tayo ay may tiwala sa Diyos, kung buo ang tiwala natin sa Kanya, wala tayong dapat ikapangamba. Wala tayong dapat ikatakot dahil kasama natin, kapiling natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang gumagabay sa atin, kaya nating isuko ang ating pangarap sa paanan ng Diyos. Kaya nating isuko ang kinabukasan natin sa Diyos dahil buo ang tiwala natin sa Kanya. We know that God will never leave us. God always guides us. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Siya ay kasama natin lagi. Kaya nga, di ba, ang sabi ng anghel kay Maria, siya'y tatawaging Emmanuel. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay kapiling natin. Ang Diyos ang kalakbay natin. Ang Diyos ay kasama natin. Kaya magandang paanyaya din sa atin, tulad ng isang bata, ay marunong tayong magtiwala sa Diyos na nag-aalay ng sarili niyang buhay para sa atin. Can you trust God completely? Totally. 100%? Baka sabihin mo, Lord, I trust in you. Tapos paglabas mo ng simbahan, may magsasabi sa'yo, Suke, alika dito, bili ka nitong porselas ko, siswertihin ka, lahat ng pangarap mo magkakatotoo. Pero kakasabi mo lang, Lord, I trust in you. Tapos bumili ka. Akala ko ba we can trust the Lord with our future? Akala ko we can trust our Lord, the Lord with our lives. Bakit ka kumakapit sa ibang bagay kung buo ang tiwala mo sa Diyos? Diba? At yun ay nagmumula sa isang ugnayan. Ang ating ugnayan sa Diyos ang nagiging pundasyon ng ating pagtitiwala sa Kanya. Dahil naranasan natin sa kahit anong pamamaraan na hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay. Yun po yung magandang dalawang baon natin sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santo Niño. Tulad ng isang bata, may pag-asa sa Diyos, that dependence on God, at marunong magtiwala sa Diyos na kumakalinga sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaruroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kanyang minamahal na anak kay Kristo at nagkaloob ng Espiritu ng karunungan at pag-uunawa. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga bata sa buong daigdig. Ang ating itugon, Panginoon, dinggin mo at ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo, at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang kakiling sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya, sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makatapag tapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban, nagagabay at magkakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat ng naririto, talikdan nawa natin ang pagkamakasarili at magmalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng puso ng isang bata at ituloy mong maging karapat-dapat nawa kami sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mula sa pagsisikap at aming paggawa, papanalinawa at aming kakanin ng buhay na makapit.
tanggapin. Mga alay sa'yo ay aming hain. Pasasalamat at papurin. Biba-biba ang sambit. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon, naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon, ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala ng noong sanlibutan, ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ipagkaloob
itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, puso'y dalisay at puspo, pagmamahal at pagsunod sa Amang Diyos, sa puso ko'y iupit mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig na sa iyong bisig, hawak ang mahigpit, sa Ama ay ilapit, pit Senyor, Niño Jesus. Batang banal, Niño Jesus, bukal ng awa at biyaya, pag-ingap sa kapwa at mahihirap, sa amin ay ituro mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig na sa iyong bisig, hawak ang mahigpit, sa Ama ay ilapit, pit Senyor, Niño Jesus. Batang banal, Niño Jesus, kapayapa ay taglay mo. Sa mundong piging ng hirap at gulo, kami saklolohan mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig na sa iyong bisig, hawak ang mahigpit, sa Ama ay ilapit, pit Senyor, Niño Jesus. Batang banal, Niño Jesus, nakipangbuhay bilang tao. Itulot mong kami makibagay, makitulad sa kababaang loob mo. Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig na sa iyong bisig,
ginawa kang mahigpit sa Ama ay ilapit pit Senyor Niño Jesus. Ginawa kang mahigpit sa Ama ay ilapit pit Senyor Niño Jesus. Ngayon po ay Holy Childhood Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga pangangailangan ng mga bata sa buong mundo. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang napubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipunan ng Diyos ng kapiling. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo, sa February 14, 2024. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay pagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal. Sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay babasbasan natin ang mga bata sa kapistahang ito ng Santo Niño. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Panginoon naming Diyos, mula sa pananalita ng mga bata ay lumikha ka ng awiting papuri. Kaawaan mo ang mga batang ito, ang mga ipinagkatiwala sa pampagmahal mong pagkalinga sa simbahan. Ang anak mong isinilang ng mahal na birhen ay malugod nang tumanggap ng mga batang maliliit. Niyakap niya ang mga ito, binasbasan, kinalong at ginawang huwaran para sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, na pagkalooban mo sila ng biyaya upang lumago sila sa Kristiyanong pamumuhay at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo maging saksi dito sa lupa.
sa pamamagitan ng pagpapalaganap at pagtatanggol ng kanilang pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati